Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW! Happy Friday, kaagapay. Ngayon ay January 7, 2022. Unang Friday ngayong January, tayo po ay maglilingkod muli sa ating kababayang OFWs at kanilang mga pamilya. Good morning, good afternoon at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe at sa iba pang bahagi ng Asia. Samahan mo kami sa mahigit kalating oras ng makabulampayo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong Pastor Harold Cruz at kasama po natin si Ate Melissa Cruz. At magandang umaga rin sa 11:43 DMR Santiago, Isabela. Happy listening din sa mga nasa 12:33 DYVS Bacolod at sa kanilang mga production staff on duty. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila ng naging pagdaan ng bagyong Odette. Naririnig din ang serbisyong OFW sa Pinoy Connection sa ating YouTube channel FEBC Radio TV. Sana po ay mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at sa cable channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan sa GCTV. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at sampu ng kanilang mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad ay bibiro! Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay bibiro! Mag-abroad ay hindi biro. Kahit anong taon po. Amen. Hindi biro ang mag-abroad at ngayon po na hindi pa rin tapos ang problema ng COVID-19 at malaking bahagi ng Pilipinas ay apektado ng nakalipas na bagyong Odette, ano? Na napakahalaga po na kung tayo po ay mag-decide na tayo ay umalis ay tayo po ay merong informed decision. Dapat ating sinasaliksik kung ano ang nais ng Diyos. Dapat may kapayapaan sa ating puso at kausap ang ating mga pamilya. Ang DZAS January theme naman natin ay ang taon ng pagkakataon. This comes from 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsisilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Yeah. Kung tayo po ay nasa Panginoon, of course, tayo ay bagong dalang at nagkakaroon po ng transformation. Ayon nga po sa isang kilala na theologian, no? Isang malaking proof na ikaw ay anak ng Panginoon ay nagkaroon ng transformation sa iyong buhay. And that is what God is able to do in your life and in my life at dapat tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Misa nga, di ba, yung nawawalan na yung pag-asa dahil akala natin patapos na yung COVID-19, then biglang dumating yung Omicron na variant. And biglang nag-increase na naman at maraming bansa sa buong mundo. No? Hindi ko na po imi-mention, napakarami. It's all over the news. Exactly. Dapat po tayo ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Well, Millie, bago tayo magsimula sa ating topic ngayon, marahil na hindi alam ng ating mga kasamahan dito sa serbisyong OFW na tayo ay nagkaroon ng tikim ng lakas ng bagyong Odette. Yeah, mga kaibigan, kami po ni Pastor Harold and eight members of our entire family, we were in Cebu during Typhoon Odette. We had planned for that vacation siguro for 2 months at least. And during yung kasagsagan po ng bagyo, kami po ni Pastor Harold ay nandun lang sa resort at kami po ay nagtago sa CR. And when we woke up, mahabang kwento po yan, but when we woke up, it was really devastation all around. And it was an amazing experience of God's protection and God's grace for us because
we were very, very well taken care of by the resort where we were in. Mm-hmm. It was a hotel. And they fed us. They gave us, even though our flights were canceled, maski na dapat mag-check out na kami, kami ay talagang, it was really grace. Mm-hmm. Even though their families, they didn't know where they were at that point in time. Talagang we know that it was really God who allowed us to stay there and who allowed us an extra 5 days. Actually, we were trapped, not really trapped, ano, but we were in Cebu. We couldn't fly out for around 5 days. But praise God, we're here. And I hope and pray that yung mga kababayan natin na have experienced yung Typhoon Odette, we are all praying for you. We saw the devastation firsthand. A lot, even yung SM doon, was all of the glass was broken. And it was really devastating, to say the least. And other malls na napuntahan natin, pati yung mga local malls doon, mga kilalang mga food chains, mga gasoline stations. And in fact, while we were there, pumalo na po dahil yung mga tao ay para lang to provide for their family and naging mga business people. Ang gasolina po ay binibentang 150 to a liter. At in fact, some of the bases na kung saan po ay meron kaming mga offices yung aming organization. Ang sabi, for example, doon po sa Bohol, it will take weeks and few more months no bago talaga ma-establish yung exactly yung kuryente. So I hope and pray that sa mga nakikinig sa atin na apektado po ng bagyong Odette, no, tayo lamang po ay humawak sa Panginoon and of course hanggang pa rin yung COVID-19, tayo po ay patuloy na magtiwala sa Panginoon in the midst of all this. Amen. And since ngayon ay first Friday of January, we have come up with 5 science-based strategies for our New Year's resolution. Kasi alam naman natin, di ba, parang the New Year always heralds a new beginning for many of us. And so many of us really wanted to kiss 2021 goodbye because they felt that it was not the best year. Tapos it came out with a bang, literally, with Typhoon Odette. A lot of families were not able to celebrate. Pero, paano ba natin makikip itong New Year's resolution? Ewan ko, ikaw, ano bang New Year's resolution mo? Well, meron akong mga iba't ibang mga New Year's resolution, no? Una, syempre, yung very crucial is yung mapalalim pa yung aking relasyon sa Panginoon. Pangalawa is to have more meaningful time with my family. Another New Year's resolution is God is placing in my heart na talagang to really know kung saan ko invest yung aking oras, yung aking panahon, yung aking lakas pagdating sa mentoring, because life is very short. And at the same time, kasi lahat ng mga mabati sa akin, no, isa lang comment, oh, pastor, mukhang lumaki na po ang inyong channel, no, yung dad bod, no, talagang dati problema ko nung medyo bata-bata ako, hindi ako tumataba. Ngayon, parang ang hirap yata magpapayat yun after some time. So, these are just some of the things na nice kong ma-accomplish. And of course, may mga ilang mga bagay pa. Ikaw? Ako, yung, aside from the many wonderful things that you mentioned, I think everyone's New Year's resolution is really to have a more intentional time, not only with family, pero with all of our resources. Kami po ni Pastor Harold, one of our goals is already to really look towards our retirement. Bilis ang panahon, ano? Dati pinapag-usapan natin savings, ngayon retirement na. But at the same time, I'm not retiring from here, ano, but basically, you know, trying to live a more maybe leisurely life. We're actually doing a lot of the things and that we something already that love is sustainable, na kayang ipagpatuloy, and maybe more simplified na yung mga ibang mga pwedeng tanggalin sa ating buhay, medyo tanggalin o bawasan for us to not just simply enjoy yung ngayon, pero we can also plan for the future. And I believe, no, kahit tayo ay medyo
tumatanda na na yung opportunity to be of a blessing to others in whatever way possible, dapat ito pa rin ay magpapatuloy. Exactly. I truly believe that God has given us all of these resources. But one specific New Year's resolution that I have is to go back to running. Kasi I saw a lot of my memories from Facebook a few years back na nakakatakbo ko hanggang 20 kilometers at that time. And I think I really liked how fit I looked. And medyo nawala yun. This pandemic, I have tried to go back to running pero without much success. Yung pakonti-konti. But not as much as that. So right now, one of my resolutions is not only running, but to be more healthy. Mm. So to run, to eat more fruits and vegetables. Sabi nga nila na any diet plan daw can be said na you should eat food, not too much, and more fruits and vegetables. Mm. Diba? More plants. So ngayon, Milino, maraming tao sa atin ngayon ay nag-isip ng New Year's resolution. Mm. At sila ay marahil yung mga nasa listahan na. And we would like to guide, you know, because we need to ask the Lord for wisdom na hindi lang tayo magkakaroon ng New Year's resolution pagdating ng February, ito ay wala na, naitapon na sa bintana, wala nangyari, and another frustration. But I believe that we can have aspirations, we can have resolutions, we can have intentions na ito ay pwedeng matupad. So ano yung mga bagay-bagay na dapat nilang malaman para ito ay maging gabay nila, para yung mga desires and intentions nila ay makuha nila. Okay, so one of the things na based on science that can make your resolution stick is to make a Q-based plan. Ano? Q is C-U-E. Ibig sabihin, kailangan meron kang Q or ano ba yun sa Tagalog? Yung parang hindi pala tandaan. Mm. Yung kumbaga sa director, meron kang action. Ganon. So, for example, if we're going to use my running as an example, my cue to start running is after one round of walking. Mm. So Pastor Harold and I walk around our block every morning. So my cue to start running is after one round of that walk. So I probably need a better cue kasi paano kung hindi ka naglakad kasama ko? No? So I'm also learning from these tips. Pero ikaw, what is a specific goal, let's say, that you have set for yourself? For example, na, diba, after we walk, ikaw, you run, I bike. Mm. Tapos, meron akong isang, watch ngayon na ginagawa kong guide na ito yung speed ng bike na pacing ko. I should not go below a certain speed para the following week, pwede kong increase ng sustain ko ng few kilometers. So kahit yung time ko ay the same ikot, pero yung pacing ko bumibilis para mag-respond na mas maganda yung aking katawan for me to become more healthy. Okay, and yung second tip nila, so the first is kailangan meron kang cue, parang ready, get, set, go na. Yung others, after ko magkape, mag-read ako ng Bible. So meron kang cue. The second is kailangan daw, according to science, meron tayong penalty clause pag hindi mo nagawa yon. And this is something I have not done yet. Kunyari sa running ko, if I don't get to run today, ano yung penalty ko for myself? And guess what? The most effective penalty is, can you guess? Ano? Pera. Ah. So, ibibigay mo sa akin? Oo. Go. You can give it, kumbaga, and this is different from betting. Ah. Kumbaga, it's a penalty to yourself na a penalty doesn't have to be money. Kunyari, hindi ka lang pwede mag-dessert. Nako. Kung hindi ka, mahirap yung sa akin. Or hindi ka pwede mag-rice ng araw na yun. But you have to give a penalty to yourself. And related to this daw is to share your goal in social media for accountability. Hmm. So, or siguro naman, you can also share it with your family. No? Kung nais nyo ng buong pamilya ay maging malusog, no? Na you can share it with your family para may accountability. And siguro pwedeng ilagay din dyan yung desire mo na to be more consistent sa pananalangin or your quiet time. Na, for example, kung hindi mo nagawa yon, hindi ka pwedeng
mag-Facebook for that day. Nako, for most people, medyo hirap yata yun. Sa mga younger, Instagram naman siguro or whatever, no? Na para bang it's something na you can make yourself more committed doon sa nais mong gawin. For example, sa akin, no, I'm so glad that in our church we have people who are very committed to tithing and giving. Yes, exactly. And that is something I hope that people in the church will find the joy in generosity. And I'm so blessed to know of people who are very generous sa kanilang pagbibigay. And maybe it's something na kung hindi ka nakapagbigay ng tithe mo, no eating out. As simple as that, no? Dahil you want this to be your priority. Okay. So siguro yung aside from us wanting to do better, 'di ba? Kasi this is the reason for new beginnings, na we want to make ourselves better. Pero sabi nila, hindi daw pwede all business yung ating New Year's resolution. Kumbaga, let's say reading the Bible or even for me running. You have science shows that you have to make it fun in order for you to stick to it. So how can you make Bible reading fun? I know someone who like buys yung colored pens para, you know, yung pag-highlight niya is fun for her. Iba naman ay ginagawa nila yung audio Bible. Kasi may mga tao, they find it very difficult to read, no? But there are those who would like na kinokombine nila yung audio Bible habang sila ay naglalakad. So they are looking at God's creation, but at the same time, they are listening to God's word. No? So marami na yung mga audio Bible na pwedeng pakinggan ng ating mga kasamahan. Exactly. So iniisip ko, how can we make it fun? For you kasi, riding the bike is already fun. Right. Diba? So for me, actually, I actually have fun running dito sa atin because I like to see the one thing that I do, kasama na rin doon yung meditation ko, is to look at the sky and to really just enjoy. Kasi running is slower than biking. Diba? So I can really enjoy hear the weather, the fresh air in our surroundings. So actually, siguro, that's already fun for me. I have to think of something pa in order to do that. Fourth, hindi naman tayo perfect people. So you have to allow for emergencies. So for example, hindi mo nagawa yung resolution mo today. And then usually, that's already an excuse for us to stop. Ang January daw is parang ito daw yung Christmas ng lahat ng gym. Kasi lahat ng tao nagsasign up to a gym tuwing January. But the thing is, the difficult thing is, usually daw by mid-February or even earlier, nawawala na daw yung either sumakit na yung katawan, 'di ba? Yung wala ka ng gana na gumawa nun. So anyway, so or siguro another term that we can use is for you to be gracious then to yourself. Kasi alam naman natin, for example, ikaw yung gumising tapos may headache ka. Then may mga headache naman na kaartihan at meron totoong mga headache. So kung kaartihan lang yan, then of course dumiretso ka. Pero kung talaga masakit yung ulo mo o napuyat ka for whatever reason, of course you have to be gracious to yourself na there are times na talaga hindi natin magagawa yon. And halimbawa, may mga tao ko nakasama sa office na talagang kahit may sakit, kahit nasa quarantine, talaga nagtatrabaho pa rin. Sa akin, dapat you should give yourself time to rest, give yourself time to recover. Kung may sakit ka, tapos mag-exercise ka pa rin, ilalala yung sakit mo eh. So, dapat you have to know na maybe it's time to just rest, pause and pause for a while. Actually, one way by which you can kunyari dodge this bullet or na para hindi ka tamarin is yung alam mo yung sa Monopoly before, yung meron kang get out of jail for free. You should give yourself daw two of those cards na parang every month na okay, for today, okay, because something happened, this is my card na if you use that card, wala kang consequence. Diba? So I mean, this is a way of making it fun. So yeah. I'm already thinking right now of how to do that for myself. Actually, ngayon pala naisip ko na siguro maganda for our family kung meron tayong specific na GCash, tapos kung meron kang isang araw na na-miss, pwede kang mag-deposit dun sa GCash na yun, diba? Okay, anyway.
So the fifth and last suggestion, according to science, on how to stick to your resolutions is to get a little help from your friends. Mm-hmm. Because we are a social people. That's why this pandemic has been so difficult for many, because we are very social. And if you spend time with high achievers, then you will be a high achiever yourself. Ngayon, ito pala yung problema ko. You will have to spend time with bikers. Uh-huh. And or whichever thing that you want to do. Alam mo, alala ko nung medyo at the peak of my biking, nabarkada ko yung nasa Fairview pa tayo. Talagang bumabike, nakaka 100 plus kilometers kami kasi kaya nila. So so nahawa rin ako. And kung kalaro ko, mahilig po ako sa table tennis. So pagkalaban ko ay magaling sa table tennis, nahawa ako. Kung kalaban ko po ay okay lang, de okay din po yung laro ko. So, we have to look for people na medyo ahead sa atin and people who can inspire us. Exactly. So, ayun. So, just to wrap it up, ano. So, first, you have to make a cue-based plan kung meron kang ready, set, go. Pangalawa, you have to consider a penalty clause, and these are tips based on science, ano, how to stick, make it fun. Allow for emergencies and get a little help from your friends. In other words, bumarkada kayo sa magagalig na tao dun sa gusto niyong gawin. Kumbaga, siguro bago tayo manalangin, kung gusto mong gumaling sa business, bumarkada ka sa magaling exactly sa business. Kung gusto mong maayos yung mga utang mo, umiwas ka sa mga kaibigan na, na maraming utang. Maraming utang din. So, ganun lang po yun. So, ang mahalaga po ay we will just begin to have the best expression of who we are. Regardless of your age, status in life, anumang trabaho mo sa abroad o sa Pilipinas, ang mahalaga po ay kung ano ang nais ng Panginoon sa ating buhay is we can declare God's glory, God's praise in all areas and facets of our lives. Manalangin po tayo. Amang Diyos, maraming salamat po dahil ikaw ay napakabuti. Panginoon, nais mo po na kami po ay hindi lamang kami mag-settle but for us to pursue kung ano ang nais mo, that we may be able to accomplish our divine purpose, Lord, here on earth. Panginoon, ang panahon po ay napaka-limited, ang taon po ay napakabilis. And Lord, in the midst of the pandemic, Panginoon, naway hindi po kami malimit ng mga bagay nito upang aming gawin ang mga bagay na pwedeng magtaas sa iyong pangalan and to use us, use our resources, use the temple of the Holy Spirit po ng aming katawan, Lord, upang may taas ang pangalan mo. Father, I bless those who are doing very well, that they will use the resources to bless others. And for those who are struggling financially, emotionally, o sa relationship po nila, that they will find comfort knowing that you are God and you are committed to our greatest good. Amang Diyos, maraming salamat po. Itong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Well, kung kayo po ay meron pang ibang OFW concern, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DCS FEBC Radio TV FB page at sa servisyong OFW FEBC Radio. Magkakaroon kayo muli tayo. Bless you sa susunod na linggo sa radio, online, at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito'y sa pagkipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng servisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ako po si Pastor Harold. At Ate Melissa Cruz. Na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga OFW sa tagna nilang mga pamilya. God bless! God bless! Ako po si Wilma Tiangco, dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW!